안녕. Pinamibili ko to ng gamot linggo-linggo. Kakaipon ako ng 1,100 isang linggo. Simula nang lumipat ako dito ng 1990 una, kay Ate Baby lang ako nagbabalat. Wala pa akong pangalan sa bawang. Tapos nung bandang huli, binigyan ako ng bawang ng pangalan ng Manoy. Hanggang ngayon, nagbabalat na ako. Hindi na ako tuloy-tigil. Mga kailang kilong bawang naman po ba kayo sa isang araw? Ay, mga 15 kilos lang. Nagraras kami. 15 kilos din. Magkano po per kilo ng bawang na nababalatan niyo ta? Ay, 4 lang, isang kilo. O, ang isang sako, 54 lang. Eh, proseso po ng pagbabalat ng bawang na yan. Bakit? Ganito ang pagkalas ng bawang, oh. Sugar, magkalas ka na rin. Para makatapos tayo. Natawanan ako nila day niya siguro. Alam naman nila nagbabalat ako. Pinapatigil na nga ako. Pinapatigil na nga nila ako magbalat. Ayoko magbalat kasi libangan ko rin ito, magwala akong ginagawa. Imbis na nakatanga ko, imbis na kipagsiswisan ako, di ba nga balit akong bawang. Kumikita pa ako. Takila ka pa nag-umpisa ang magbalat ng bawang? 1968. 1968 buhay ng industriya ng pagbabat ng bawang dito. Magkano po ba ngayon ang kilo ng bawang? Ngayon ay 4 na piso ang kilo ng bawang. Sa kada nababalatan. Eh noong 1968 pa magkano po? Ano lang noon? 2 piso. 3 piso. Ay 5 piso. Ay hindi. Hindi. Ano ata? Ano yun? Kasi mas, ano yun kasi? Diba, 5 piso yun. Dahil ano yun eh. Batanis yung kasi maliliit. 5 piso isang kilo ng 1968? Oo. Kasi maliliit yun yung batanis. Ay ano yun eh. Yung Ilocos. Mahirap balatan yun. Ngayon pa bawang nila. Saan po ba lang gagaling bawang nila yun? Sa ano? Sa China. Kaya ilang kilo na mo? Isang araw? Sa isang araw na ba? 15. Isang sako lagi. Ilang oras niyo po yung nababalatan? Ako maghapon. Umpisa ako nga. Umpisa ako ng alas 5. Tama tatapos din ng alas 5. Minsan alas 8. Eh pare-pare. Ang nakakatulong sa akin sa pagbabalat ng bawang, yung napag-aaral ko yung tatlo kong anak, pagkatapos kahit na papano, nakakasurvive din sa aming pamilya ng aming bonding team at pagkain. Ganun lang. Aliban pa doon, wala na akong mabibili o kaya pambabayad ng utang, marami kayo mga kuryente. Hindi ko na makukuha pambayad doon kasi pagkano lang ang kinikita ko sa loob ng isang araw. Tama lang sa pagkain namin. Sa ngayon ha, kasi wala na akong pinag-aaral. Pero nung araw, napapag-aral ko mga aning tatlo ng mga anak sa bawang. Kasi may katuwang ako. Magpawala din ay wala na akong katuwang. Ako na lang mag-isa. Sa talagang namumuhunan sila, talagang negosyo nila to talaga hanggang sa ngayon, ito pa rin ang negosyo nila. Kasi noon marami rin ang nagpapabalat ng bawang. Pero walang tumatagal kasi nga minsan mababa, minsan mataas.
Saan naman binabagsak kayo malahat ng binabalat tayo? Sa ano, sa Farmers, sa Balintawak, sa Q-Mart. Doon lang. Pwede mo, lahat ako yung ilan yung pinag-aaral ko, sila ko ito dito. Ate, nung na-experience din namin ito, dito kami nakatira sa radyo eh. Nagbalat na rin kami ng bawang. Pero hindi kasing tagal. Hindi. Sabit lang, naging parang naging libangan lang din namin. Pero malaking tulong din talaga ito. Eh, talagang malaking tulong. Pero matatanda ko dati, tumaas din yung presyo ng pagbabalat ito. Naging... Nag-7, nag-8 yung tago dati, di ba? Nagpumpuan mo sa klase ng bawang kasi. Kaya hindi na bumalik yung daan nga naging mataas ang bawang nga doon. At saka noon, hindi por kilo, por salok. Por salok, apo. Oh, di ba? Oh, per salok nga pa. Tapos, ngayon lang naging por kilo. Hindi katulad itong mga laki. Dati mali, yun nga yung Ilocos na tinatawag nila. Yan ang yun na namin. Ang hirap balatan. Masakit sa kamay. Mm-hmm. Tapos natatanda ko pa dati, ngayon naapot talaga ng madaling araw. Oo, totoo yun. Pagkagaling namin sa school, hindi pa kami nakakapagpahit ng uniform, babalat na kami hanggang sa gabi na yun, hanggang sa makatulog na namin. Kaya nga ito, hindi baling mura, malalaki naman. Iyon nga, mahal, apakaliliit naman. Sa kung lalagay itong mga bulok? Tatapon ko na yan. Hindi na isasama sa pagkalas? Hindi na. Hindi naman kanila binabayarin yan. Eh mga ka-FT, na dito nagagaling mga nabibili na sa palengke natin. Na bawang. Mga talot na bawang. Dito. Dito sa Rancho Bawang. Ayan ang history ng lugar to kung bakit tinawag na Rancho Bawang.